Hi guys! Ayun, magbibigay lang ako ng mga tips na dapat kainin para manatiling bata. Noon, insecure ako sa asawa ko kasi alam mo yung mas matanda siya sa akin pero ako yung mas mukhang matanda sa kanya. Dahil mukha siyang bata. Dahil, ewan ko ba kung bakit siya mukhang bata o stress lang ako that time. Tapos ngayon, nagsisearch ako kung ano yung mga dapat kainin para hindi maging mukhang matanda at yung mga dapat gawin. So, unang-una dyan, bisyo. Alisin natin yung bisyo. Inom at saka sigarilyo kasi nakakatanda siya 100 times. Doble pa. Parang pag inom ka ng inom, nagiging mukhang matanda ka. Kasi dahil sa sugar, sa alcohol content ng alak, 'di ba? And then sigarilyo, dahil dun sa nicotine, nagmumukhang matanda ka, nagiging dry yung skin mo. So, kung inom ka ng inom at yosi ka ng yosi, baliwala yung mga iniinom mong glutathione, collagen, vitamin E, vitamin C, baliwala lahat yon. Kasi dahil sa mga kinitake mo na yon. Yan, gising alaga ko. Tapos, yung sugar. Sabi nga, may doktor na nagsabi, sugar is equivalent to wrinkles. So, ano-ano nga ba yung mga pagkain na may mga sugar? Unang-una dyan yung cake. Yung mga matatamis, leche flan, ube, yung mga kinakain natin sa Pasko. Sa Pasko't bagong taon yun. Talagang masyadong mataas yung sugar niya. Soft drinks, lalong-lalo na yung soft drinks. Mga chicheria, yun. Yun yung isa sa mga nakakapagpatanda sa atin. Unang-una, ang sugar talaga, mas mataas siya makapagpa-wrinkles. Dati talagang masugar ako. Ang hilig-hilig ko sa leche flan. Hilig ko sa cake, sa ice cream. So, nakakapagpataba to. Dahil lumalaki yung katawan natin, tumataba tayo, lalo na sa mga kababaihan. Diba? Tumataba tayo. So, nagbubuka tayong matanda. Dahil, ang laki-laki natin, feeling yung talagang overweight, overage na, ganun. Yung parang 30 ka lang, pero mukha kang 40 plus, 30 plus, diba? Ngayon, nung nandito na ako sa Taiwan, mali pala yung kinakain ko. Tapos, yung dapat kumain tayo ng fruit and vegetable. Ako, hindi ako kumakain ng gulay. As in, ang kilala ko lang gulay, malunggay, patatas. Minsan patatas, kailangan french fries pa. Di ba? Hindi ako kumakain ng gulay. Pero nung napunta ko dito, as in, araw-araw, leafy vegetable, hanggang sa nalunok ko na yung, alam mo yung nung una, nasusuka ako, kumakain ako ng leafy vegetable. Pero ngayon, medyo okay na ako. Na kumakain ako ng leafy vegetable. Minsan hindi ako nagluluto ng leafy vegetable kasi nakakasawa. Tapos, yung pipino na sinasalad namin, nilalagyan namin ng peanut butter. Yun. Napakasarap niya. Talagang as in, naglalaway ako sa kanya pag nakikita ko siya. As in, nakakaya ko siyang ubusin. Dati hindi ako marunong kumain nun. Pero, malakas ako mag-prutas. Sobrang lakas ko mag-prutas. Simula nang pumunta ako dito, I never eat cake. Hindi ako nagsusoft drinks. Nung bata pa ako, hindi talaga ako nagsusoft drinks.
ice cream pa konti-konti lang kasi nga syempre may alaga ako. Hindi na ako masyadong nag-ice cream. And then more on fruits dito tsaka ng gulay. So na-adjust ko yung sarili ko. Ang hindi pa kailangan, ang nakakapagpatanda pa sa atin is yung processed food. Sa Pilipinas, puro processed food. Foods, hotdog, pusino, longganisa, lahat-lahat. Mga anak ko nga naalala ko eh. So, para sabi ng sa pag-aaral, pag kumain ka ng processed food, bukod sa, hindi siya healthy sa katawan, meron pa siyang hindi maganda sa skin. Yung feedback sa skin mo, hindi maganda, dry. Tapos nakakamukhang matanda ka nga. So, dito sa Taiwan, I never see hot dogs. Pero siguro may hot dog. Pero, andito na ako sa palengke, pero walang hot dog. Tapos dapat, gatas. Magagatas tayo kasi maganda siya sa katawan. And then, may mga dairy products. Tapos, yung olive oil. Hindi siya niluluto, pero ginagamit siya sangkap. Katulad, may lulutuin tayo, or meron yung sa salad, ilalagay mo yung olive oil sa salad. Yun, maganda siya. Maganda siya sa katawan. Tapos, yung nuts. Maganda sa katawan yung nuts. And then, yung avocado oil. Avocado is napakaganda sa katawan. Kasi yung avocado oil niya, merong avocado dito. Mas mura nga yung avocado dito sa Taiwan eh. Bili nga ako sa kanya. Yun. Tapos yung kamatis. Basta more on fruits and vegetables. Tapos no soft drinks. Walang sugar. Kasi nga, sugar is equivalent to wrinkles. Kung gaano karaming sugar ang kinain mo, ganun kabilis ka magkaka-wrinkles. So, ngayon, nalaman ko na at isinishare ko sa inyo kung ano yung mga hindi dapat kainin, lalo na yung sa bisyo. Kasi, lahat ng ginagamit yung skin magical man yan o ano dyan sa mukha nyo, pansamantala lang yan. Kung may bisyo kayo, kasi magkaka-wrinkles at magkaka-wrinkles kayo, at tatanda kayo ng times 10. Kung gusto yung mas bumata, kasi, ang skin natin, nakadikit yan sa katawan natin. So, kung anong feedback ng nasa loob natin, kung ano yung kinakain natin, dapat healthy yung ang katawan natin para maging healthy yung skin natin. Para hindi siya magiging dry. Diba? Kahit pahid ka ng pahid sa katawan mo na kung ano-ano, kung hindi naman healthy yung ano mo, yung pangangatawan mo, healthy yung liver mo, yung bituka mo, walang mangyayari, diba? So, kailangan maging healthy para healthy at glowing yung skin. Kahit hindi tayo mag-glutathione, kahit hindi tayo mag-collagen, basta healthy food ang kinakain natin. Away sa 'yon, 'di ba? 'Yan lang. Salamat.